At nagbabalik tayo din sa ating pangalawang series, mga sir. Boom! ID versus Admiral Dotes. So, eto na nga. Indo Pride versus Pinoy Pride. Sino nga ba mas cancer? Ay, mas cancer tuloy. Siyempre, mas magaling. Eto, Winter Wyvern Broodmother, Admiral. Nakita natin itong Broodmother kay Abing against TNC. At nanalo sila ron. Grabe performance niya. Pero itong Boom ID naman, Nyx Assassin and Pugna para sa kanila. So, may panapat naman para doon sa mga alaga ni Broodmother. Kaya ni Pugna yan i-blast. Pero let's see kung ano ang gagawin dito ng Boom ID. Kailangan pa rin nila dito ng another hero na kayang mag... ubos sa mga alaga dito ni Broodmother or kahit mag-setup ng kill para sa kanila. And ito nga po, Admiral Dota po, sila po ay invited dito sa ating regional qualifiers, while Boom ID naman pumasok sila through open qualifiers. Ang nakalaban nila doon, Mineski 2-1. So grabe yung kanilang nakalaban. Hindi basta-basta. And then, ito nga Boom ID. Sila-sila pa rin to. Kescute, FBZ, St. De Lucas, Ferbian, saka si Jocam. Uy, ang sponsor nila dito, Tamago. Kescute.Tamago. Lahat sila dito may .Tamago sa dulo ng pangalan. So, sponsor din ng Boom ID. Ito nga Tamago. And then Admiral Dotes naman, ang player ng Admiral dito ay itong si Mighty Savior or si Bensoy, yung Talib. And then itong si Allison naman, ayan si Abing, siya po yung dating entity detonator, naga-rave, naga-clutch gamers din, kung natandaan nyo. And Bokerino, yung kanilang offlane, Raging Agtang, yung kanilang 5 na nanggaling sa Voyager. And then itong si Boombox naman na Admiral na po siya dati. At na nag-clutch gamers din. Ito, tingnan natin. Phoenix para dito sa side ng Boom ID and Earthshaker naman para sa Admiral. Ano masaya mo sa Head and Shoulder commercial ni Ramses? Okay lang. Maganda. Palag-palag. Mukhang pakbo yung gupit. Napakahusay. And ito yung pang-apat nilang pick. Let's see kung ano ang kanilang ipipick dito. Radiant team pick. Timbersaw. So maganda rin siya against Broodmother. Makunat yan. Mid lane versus sa Broodmother. Pwede. And FBZ. Magaling din siya mag-Timberso. Mas maganda buhok mo doon, Bosalo. Yun. Good yan. Yung kay Kalbs ng commercial, ano man sayo mo, Bosalo. Wala pa yung kay Cubs na commercial eh. Mr. Clean ba yon? Laging nakaganon lang si Cubs. And ito, fourth pick ng Admiral. Let's see. Kulang sila dito. Carry. Neto nga si Mighty Savior. Pati na rin offlane. Neto si Bokerino. Nakikita natin si Bokerino. Enigma. Brewmaster pero naban. So, pwede siyang mag-Enigma again dito. Yung pang-cancel sa Black Hole na Enigma, Carapace na itong Nyx Assassin, plus yung Impel nun, yung Phoenix Egg, yung pagbagsak ng Phoenix Egg. Pero maganda yung Enigma pick dito. Ay, nakaban pala Enigma. First ban pala yun ng Boom ID. So, kilala nila si ano? Si Admiral. Ayan, ano pa ba mga hero dito ni ano? Yung Mirana binandin. Pero to Lina pick coming from Admiral. So pwedeng Earthshaker offlane, Lina 4.
or pwede rin naman Midna Lina, Kerry Broodmother, or Offlin Brood. So madami pang patutunguhan yung pick dito ng Admiral. While Boom ID, eto tingnan natin kung ano yung last ban nila. Pinag-iisipan nila mabuti, N-Ur sa ban para sa side ng Boom ID. So iniisip nila na offlane na Broodmother to. Or kahit sino, basta carry yung kailangan ata dito ng Admiral nga. And eto yung last ban naman ng Admiral, kailangan nila mag-ban dito ng carry. Carry for the Boom ID. Phantom Lancer. Magandang ban para sa kanila. Or yung Terror Blade. Pero TA. Ban coming from Admiral. Let's see kung ano yung kanilang ipipick dito. Watching while doing my position paper. Boss Alo. Shoutout kay Shymel. You know, shoutout sa'yo pre. Easy AM daw. 10 seconds remaining. Dire team. And Terror Blade. Para dito sa side ng Admiral, Phantom Laser. Or ano? Ano ang maganda? Against ano eh, Terror Blade eh. AM, mahirap. Pero let's see. Boom ID, anong kanilang last pick? Maganda pick dito ng Admiral. Alchemist! Diyos ko po! At mid Alchemist to. So carry Timber, so. Then offlane Pugna. Grabe naman yung Terror Blade ni Talib, oh. Ni, hindi, si ano to eh. Hindi siya bingan, si ano ito, si, Mighty Savior. Hmm. Sino po nanalo sa Lotak vs. Tigers? Tigers po, mga sir. 2-0. Seconds remaining. Gosh. And ayan na. Nakita nyo na both lineup ng both teams, mga sir. Sino sa tingin nyo ang nakalamang dito sa ating draft? Para ang daling i-execute nung sa Boom ID. Mag-farm lay Alchemist. Then, sama-sama technique. Pugna, push. Phoenix yung sa likod. Mag-counter lagi. While yung sa Admiral, kailangan nila may magandang Winter's Curse. Echo Slam na maganda. Terror Blade, maka-pre-hit. Broodmother, makapag-push. And offlane Brood to eh. So mahihirapan din ata itong Broodmother niya, no? Bocarino. Plus 1.5 boom, YOLO. Sabi dito niya, my name is Jomak. Patay ka dyan, pre. Feeling ko ha, 2-0 Admiral to. Plus 1 Admiral. 2-0. Negative 1.5 pa Admiral. And eto na mga sir. Alam mo natin ang both side. Sa Radiant, eto nga si Mighty Savior sa kanyang Terror Blade. Abing. Para naman dito sa Maylina, Bocarino on Broodmother, Raging Agtang sa kanyang Winter Wyvern, and si Boombox naman para sa Earthshaker. Sa kabila naman sa dark side naman natin, etong Boom ID, Cascute sa kanyang Phoenix, FBZ sa kanyang Timber, so St. Lucas sa kanyang Pugna. Op, eto nga si Ferbian sa kanyang Alchemist, at si Jokam naman para sa Nyx Assassin. Masala pa shoutout from Bahrain. You know, shoutout sa mga taga Bahrain dyan.
Umuulan ba lagi dyan? O bumabaha? Baha rain. Oh, may post pa muna. Ping unstable. Disconnect. Yan. Yan ang maganda. Pwede pa tayong sumubo ng ating tinapay. At mainit na kape. So, sa lahat yan, nang gusto magmerienda na, magmerienda na po kayo mga sir. Ah, Gina raw. Sick daw, sick. Oops. Sarap mga sir. Sasaw-saw din ba kayo ng tinapay sa kape? Eto na, nag-reconnect na. G daw, where you ready? Last na mga bes. Sarap! Mmm. Pag tinatamad, pinapalaman na lang yung kape sa tinapay. Ganon din naman. Patay tayo dyan. Medyo dirty. Pero ito, Phoenix versus Winter Wyvern. Nakanormalan doon. Oop, tigdalawa rin yung makakuha nila nga bounty rune. So, stable lang. Well, Phoenix, alam niya nga... Uy, ano siya yung nag-block ng wards ng Ancient. Ah, kasi ini-expect nila yung Broodmother mid. And hindi nila alam na hindi mag-Broodmother mid. Pero ganun pa man, binlock ni yung Phoenix yung Ancient dito sa may bandang sa may baba nitong Radiant side. Denied. And yung Phoenix hindi pa siya makakuha dito ng courier. Hinahanap niya yung courier eh. And ito nga, si Bing sa kanyang lina yung mid lane sa side ng Admiral, and off lane Brood nga po mga sir. Hello Lupon WXC, hello po, hi po, kumusta po kayo dyan? Shoutout sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. And tahimik muna, ito nga ating laning stage. Alchemist versus lina lang naman to sa mid lane. Mahirap pa magkapatayan yan. Lalo na kung hindi ma-out of position. Ah, ganyan-ganyan lang. Aras-aras lang. Abing, kinakaya niya yung poison. Or acid. Neto nga si Alchemist. Neto, para sa silang nag-salve. Pero Abing... Paresa sila dito ng last hit ng Alchemist. Mukhang hindi niya mapapahirapan to. Wild Boker rin naman. Tinangkin niya na yung mga creeps sa top lane. Ito mas maganda. Ito yung maganda. Sa side ng Admiral. Kaya-kaya ni Boker rin talaga na gawin yung gantong ginagawa niya. And then, pwede pa siya dito mag-neutral. After niya mapatay yung mga creeps do sa lane, automatic punta agad siya ng neutral to kill yung mga side creeps naman. So yun yung magiging advantage niya against dito sa Timbers o mamaya. Pero yan, ang dami niya ng alaga. Well, Timbers o naman, kaya niya rin naman i-clear yung creep wave doon. Pero yun, yung Radiant Courier, napatay ni Kescute. Sa ngayon, hindi pa kasi lumilipad yung Courier eh. Kanina, hindi niya nakuha doon sa mid lane, pero sa bottom lane, hindi niya pala mapapatay.
And ito, St. De Lucas and Jocam. Papatayin ata sila dito. And ito yung Fissure, hindi pa rin bibigay. Off TP, pero meron kagad stun. Coming from Jocam. So alam na nilang walang TP itong Earthshaker mamaya. Once na magkakaroon ng bakbakan. While ito naman yung Fissure sa dalawa. So maganda yung last hit nung team versus sa top lane. And then ito rin si Bokerino. Then sa mid lane yung Lina. Sa bottom lane ito nga Terror Blade. Nakokontest ng baga yung kanyang farm. Pero ganun pa man, okay lang siya dito sa bottom lane. Ano masasabi mo sa kay Trillanes? Kulong. Huli at nakulong. Dati huli pero di kulong eh. Ngayon, huli plus nakulong. Mid lane. Ito yung Alchemist. Dalawang salve ang kanyang pinadeliver kagad. Nandito na si Raging Agtang. Ayun yung ginagawa ni Bokerino. Pagka-clear niya yan, punta ulit siya dun sa lane. And then dun siya lalamang. Pero etong si FBC, ganun din yung ginawa niya. So matalino rin itong si Timber. So kasi alam niya lalamang sa neutral grips yung si Broodmother eh. Pero hindi siya nagpapalamang ng sobrang laki. Dahil kinukuha niya rin yung neutral creeps dun malapit sa kanya. Pero wala naman kasi magagawa yung Admiral dito eh. Kahit nasabihin yung lugi sila dun sa trade na lumakas yung Timber. So against dito kaya Broodmother. Well, no choice sila eh. Kumbaga ito na yung pinaka pwede nila talaga makukuha ng trade dito sa tapatan na ito. At eto, mukhang nga tatlo pa sa side ng Admiral. Ah, dalawa. Tigdalawa pala sila. So, yun mga sir. Tigdalawa po yung makukuha nila dito ng Bounty Rune. And Timber, so. Andito pa rin siya sa top lane. Ang dami ng alaga dito ng Broodmother. Tingnan natin si Network. Ayan, lamang yung Timbers ng bahagya. Pero halos hindi sila naglalayo dito ng Broodmother. Pati na rin yung Alchemist na merong Gribble's Grid. Pero Bokerino, patuloy lang yung pupush niya rin sa top lane. Farm lang. And meron na siya ditong medallion. So medallion siya, first item. So tingin ko nga eh, mga 20 minutes to before makakuha ng first blood. Farm lang muna. Kailangan mga tatlong item na muna sila bago sila magkapatayan. Level 6 na lahat, ganun. Pero hindi. Eto na yung first blood. Binigay na dito. Good rotation by Earthshaker to set up that stun dito kaya Abing. And first blood makukuha nga ng Admiral. Pero magde-depth dito yung Boom ID. Ayaw nila ibigay yung tier 1 tower nila sa mid lane. Ayaw nila pabasag yung tier 1. Well, top lane naman Bokerino. Diretso lang yung kanyang pag-farm dyan. And Alchemist, ganun din naman. Pero hinahanap na siya dito ng Earthshaker. Stun, di magkoconnect. Abing. Ubos ang kanyang mana. Ito si St. De Lucas. Putya, sarap ng buhay dito nung Brood saka nung Timberso ah. Wala silang pansina pero St. De Lucas ay nga sa bottom lane. Siya yung bibigyan nila side. Ay! Hindi pa siya mamamatay. Makakaligtas pa. Ay! Luxander! Eh merong wards. 200 po yung mana nung Sander mo boy. 200 damage yun. Oh my god.
fuck, Tay. Nyari dun. Not sure kung hindi niya ba natansya or talagang ala, ipatay. Pero 1-1 score natin. And ito, Jokam, may stand dito kay Winter Whiteburn. Pero mamamatay pa siya dito. And Terror Blade, dinaras na rin siya dito ngayon. At meron pang higop technique. Muntikan na naman siya mamatay. Sander, sa mukha. And on the mid lane, eto na stun. Pero di mag-connect yung Light Strike Array. Kaya mag-back na dito si Abing. Pusala pa, shoutout San Isidro Kambal Tondo. Ay, Kambal Toto, Pet and Friends. Ayan daw, loyal forever daw. Pero ito, yung Earthshaker Delegado. TP out, may pang-cancel pa sila. Wala pong pang-cancel. Very good. Yung pagkakadecrepify netong Pugna, hindi na normal tuloy nung Alchemist. Sayang naman. Magandang hapon din sa'yo, Wawai. Shoutout sa'yo, pre. And ito, Boca Rino. Ang dami niya ng alaga rito. Wala silang pansinan dito. Farm lang tayo. Walang pansinan. Op! Bumuwala na nga neutral. Itong Earthshaker. Ay! Patay! Ay! Hindi pa! Kunti na lang! Mabuhay ba siya? Mabuhay nga naman. At mapagsasalve pa. Itong Terror Blade. Saint Lucas. Ito na naman siya. Pero dito sa top lane. Earthshaker. Mabibigyan na ata siya dito. Pero Delegado yung Timbers. Ito na yung stun. Nasa yung Laguna Blade. Ibibigay na ba? Ibigay mo na. Pero makunat. Kaya wala na silang pakialam dyan. So yung 10 minutes bounty run na lang ang kinuha ng both teams. Guess cute. Nagpa-level din sa top lane. Ah, sa mid lane. First Immortal rank 2K ng Naval Leyte. Shoutout daw si Mystery 17. Shoutout sa pre. Immortal ng Leyte. Pro player ka na, pre. And ito, wala pa rin pagbabago din sa top lane. Farm lang sila diyan. Parang boring yung laro na to, ah. Farm lang sila lahat, eh. Lahat mamaya may item na to, eh. Radiant are scanning. Walang bagba, walang bugbugan, eh. Maganda yung bugbugan. Yung puro skill lang, hindi na kailangan ng item. Pero eto na. Nandito si Abing. Pero masusup-sup siya dyan. Uy, Winter's Curse agad. By Raging Agtang. Pero may stun. Ay, eto yung burn. Coming from Sunray. Pero hindi umaabot. Si Kescute, yung Fissure magkoconnect. At Delegado St. De Lucas. Pero mabilis sa kanya. Uy, hindi. Tinamahan siya ng Splinter Blast. At mamamatay si St. De Lucas doon. Pero eto si Jokam, nakakuha naman ng kill. Dito kaya Bing. At si Boombox, kailangan niya na mag-back. So, 1-for-1 exchange in favor of Boom ID pa yon. Dahil mid lane yung nakuha sa side ng Admiral. Alchemist, oh. Sarap buhay din, oh. Farm lang, oh. And while eto nga Terror Blade naman, going for Dragon Lance. Ah, naglaban na. Pero yan, hindi sila magkakapatayan dito. Ubos ang alaga. 9999. Dami nun. Buo kay Rino. Hirap sa first 10 kills to. Yun nga, sabi dito ni Iron. Paktay! Ang Bocarino! Na-set up siya noon ng Vendetta. Nitong Nyx Assassin.
Bottom lane. Eto na. Nakapag-dive pa yung Phoenix. Wala sila makikita. Sayang naman. Eto, seta pa nalang ng stun. Feel sure. Laguna Blade. Binigay na rin. At mamamatay St. Lucas. Muntika na si Lina ron. Buti. Hindi masyadong abot ng range ng wards. Ito nga si St. Lucas. Si Lina ron. Mga 25 minutes mark. Meron ng first 10 kills yan. Sabi dito niya, end your dream. Aw. Medyo kakaiba yung pangalan mo. Oop! Pero ito Timber, so mukhang delegado siya dito. Pero napag Timber chain out pa siya. Stun na sana magkoconnect dito. And Timber, so mawi-winter's curse pa. Mabuhay ba siya o hindi? Pumapalag pero mamamatay. FBZ siya yung mabibigyan doon. So 4-3 ang ating score. Pero ito Jokam, nang i-scout na naman siya. Pwede niya mapatay. Ito nga si Abing. Ito yung hit. Stun. One combo by Jokam. Abing yung namatay sa side ng Admiral. So 4-4 ang ating score. Bakbakan itong both teams. Ay Diyos ko po, may relic na yung Alchemist. Paano ito? Maganda yung early ng Timber, so maganda yung early ng Alke. Sa kabila, yung Root Mother lang, pero St. Lucas will fall din sa mid lane. Makakuha ni Boombox yung kill na yon. Boombox, malapit sa kanyang Blink Dagger. 14 minutes. Yun naman ang kagandahan sa side ng Admiral. Pero yun nga, Regents nga. Mag-online na. Para dito sa Boom ID. Op, magkakakitaan ba sila dito? Nagkakakitaan na nga. Eto na, nag-dive na yung Phoenix. Stun, connected dito. Plus yung SS coming from Phoenix, mamamatay. Si Raging Agtang, hindi mag-connect yung Timber Chain out nito nga si FBZ. So isa lang yung nakakuha nila sa engagement na yun. And Lina, wala. Ayan na yung Regents ni Ferbian. Mid bottom lane, St. Lucas na naman yung mabibigyan doon. Tier 1 tower dito. Gustong i-push ng Admiral. Pero nandito yung Alchemist na binaburn siya ng Regents. Oh my god. Ang kati. At Jokam i-stun. Uy! Patay! Pero Winter's Curse. Magkoconnect dito kaya Jokam. Abing yung mamatay sa side ng Admiral. Well, eto nga Timber, so hindi pa rin nagagalaw sa top lane. Mid lane naman na push dito ng Admiral. Yung tier 1 tower ng Boom ID. 6-6 ang ating score. Lamang lang ng 1k sa net worth. Eto nga Boom ID. Boke Rino. Wala eh, kahit anong gawin nyo dyan, magnormal lang kayo dyan. Mag-skill lang kayo, hindi kayo magkakapatayan eh. Pero eto na, nilusaw ng apoy yung yelong dragon. Pero eto pa yung stun. Ang dami niya biglang back up. St. Lucas carrying that kill dito kay Raging Agtang. Ang daya ano na, nagka back up bigla. 1-on-1 lang yung apoy sa ano eh, yelo eh. Radiant's middle tower is under attack. Ito, Bocarino naman. Meron siya dito. Diffusal Blade and going for BKB. Terror Blade. Dinenay niya pa yung sa mid lane. Meron na rin siya dito ng Dragon Lance. Pa-shoutout mo sa lo. Ayan, Cream Pie Bish. Shoutout sa'yo, Cream Pie Bish. Stun! Tinamaan! Stun ulit! Laguna! Pinigay na rin! Pero enough ba yan? Nakapag Phoenix Egg! Yun nga lang, wala kang kasama. Di mo alam kung makain kami na kwek-kwek dito eh. Patay si guys cute. Pero ito, Jokam, nice patan pa. Ultimate! Ibigay ba ni Winter Wyvern? Winter's Curse? Ayan na nga, Winter's Curse. To cancel that TP. Ito pa yung follow-up damage. Stun! At hindi na ata magigising. Hindi na nga magigising. Ito nga si Jokam.
And killing spree na dito yung Earthshaker. Meron na nga rin siyang Blink Dagger dyan. And Blood Mother, meron na siyang BKB. 8-7 ang ating score. 18 minutes ng ating laro. 1K network lead lang. Again, in favor of Boom ID. Dagger para dito sa Alchemist. And bottom lane, mamamatay! Si Abing! Paano nangyari yun? Ako na nga magka-camera. And eto, Timber Saw. Meron na siya ditong Bloodstone. Ubus ba yung Bloodstone? Or pasok sa Bloodstone? Mamaya, makikita natin yan. Bocarino, going for Orchid. Bloodthorn yung kanyang next item. Pangtanggal kunat nito nga si Timber so mamaya. Wali na naman, Shadow Blade na. So yun yung kanyang first item. Shadow Blade. And itong Pugna, Aetherlands. Ferbia naman, going for Manta Style. Eto. Nag-alap sila dito ng kill. Boombox. Oop, mantigan na siya doon. Pero may Blink Dagger out siya. And tier 1 na, tier 2 tower sa bottom lane. Pwedeng kunin yan ng Boom ID. Mukhang basag na naman sila dito. Walang masyadong engagement. Oh my god! Lina. Ito sa top lane, Bocarino, push! Yung gagawin niya. Pero andito na ngayon. Itong Boom ID stun, magkoconnect. Dito kaya Bocarino, BKB use. At back na raw. Woo! Very good. At wala magkakapatay, pero haabos sila. Bocarino, Delegado, sinusunog. Pero may fissure. Dito, ito nga si Boombox. Pero di pa binibigay. Ito yung stun, magkoconnect pa. Earthshaker will go down. At abang ito naman si Abing, nilulusaw ng Radiance. Kakti! And Ferbian, makukuha yung kill na yun. Stun, tingnan natin. Oop, nakamali siya ng Blink. At ma-stun yung sarili niya. Pero 2 heroes down ang side ng Admiral. At maganda yun para sa Boom ID. Radiant's middle tower is under attack. Mid lane, binabasag dito ng Boom ID. Medyo matagal nga lang silang bumasag kasi Timber so lang yan and Pugna. Jokam naman umiispat dito ng pwedeng maseta pa ng kanyang stun. Pero ito yung tier 2 tower dito sa mid lane. Basag na po sa side ng Admiral at back na kagad yung Boom ID. Alison naman maispatan din siya dyan. Kaya back na yung Boom ID. Musta paglipat nyo? Wala eh. Doon sa isang bahay, lima kwarto, apat lang daw pwede tumira. Yung isa naman, bawal computer. Pucha, ano gagawin namin ito? Nga nga kami. Hanap ulit kami dito, Manila area na mga sir. Kung meron po kayong alam na 4 to 5 bedrooms po around Quezon City o Manila, PM nyo na agad kami. Eric Malit, PM nyo na po. Pagbabahe po kayo, PM nyo na rin po si Eric Malit. Pero ito, Bocarino, ito na yung setup sa kanya. Mapag-ibigay-ibig ba siya? Yes po. Plus, uy, di siya mapag-lifesteal. Gusto kong lumifesteal, sabi ni Bocarino dito. Ito pa yung ultimate, Chime from Phoenix. Wala lang po si Bocarino ha, pero yung Phoenix mamamatay. Bocarino, hindi siya nakapag-regen doon sa kanyang ultimate. Inaabol siya dito ni Ferbian. Blink Dagger, ayan na. Mamamatay si Bocarino doon. Ninormal niya yung ultimate niya kung saan saan. At upos dito yung Admiral mga sir. 3 heroes down para sa kanila. Yung Earthshaker nag-buyback at nadodge pa yung Echo's Club naman by Boombox. Pero wala.
hindi enough yun. Papasok ulit sila dito. Wala lang Sander, itong Terror Blade. And mamamatay sila dito mga sir. Boom, back sila may matitira. Die back to pa nagkataon. And full team wipe in favor of Boom ID. Wasak ang bilat tuloy. Hindi talaga magla-lifesteal yun. Naka-Winter's Curse eh. Tapos, sunod niya ni Normal yung Egg. Paano magla-lifesteal siya dun? Dapat, normal siya sa taong gumagalaw. Hindi tuloy na puno yung buhay niya. Kalahati na lang. And Bokerino, sayang naman. And Boom ID, ang ganda nung kanila last week na Alchemist dito. Naging fireman kasi yung laban eh. So talagang lumamang dito yung Admiral, ay yung Boom ID. Dahil kayang-kaya nilang sabayan yung matabang Broodmother. Ay, eto na naman, naispatan yung Broodmother dito. Napabigay ang kuya mo. Jokam yung kanyang target, pero may decrepify dito. Minamicro lang si Bokerino. Nako, yung BKB niya rito, ilang segundo na lang, 7 seconds na lang, hinahabol pa siya dito, Diyos ko po, FPZ, gustong bigyan yun, si Bokerino, pero mabubuhay, ay, ito yung magigapalit, pero yung kapakaganda namang Winter's Curse, coming from Raging Agtang, at dual stun pa, dahil sumabog yung stun ni Alchemist sa kanyang sarili, so ito lang yung namatay doon. Phoenix Assassin lang. Dire's middle tower is under attack. Pero yung BKB nila eh, 7 seconds na lang eh. Kailangan farm pa nito ng Alina. Sobrang behind niya sa farm eh. Pero may smoke sila dito. Let's see. Sila yung maghahanap ng away. May matatagpuan ba sila? While Bokerino naman din sa top lane. Ayun na naman siya. Diyos ko, nagpakita na naman siya dito. Nasaan yung stun? Alchemist, eto na yung stun. Diyos ko, hindi siya nakapag-BKB. Pero eto na yung BKB. Lumaban na si Bokerino dito. Wala pa siyang ultimate. Pindutin mo na yung ultimate mo. Ayan na yung ultimate niya. Ay, tinamaan ang stun siya doon ng Phoenix Egg. At patay si Bokerino. Ito pa yung stun kay Terror Blade. BKB, Terror Blade. Pero hindi pa niya pinapap yan. While sa likod naman, wala pang nangyayari. Echo Slam, Earthshaker, meron pa yan. Pero ito na naman, may fissure to block itong Boom ID. Dire's bottom tower is under attack. Ito na naman, Alchemist, angat na siya dito. Assault Kirash yung kanyang next item. Meron na siya dito nga, Octarine Core. Napakahirap na para sa kanyang patayin dito sa game natin, mga sir. At ngayon, ayan na. Minamama na sila dito ng Boom ID. Lina, tapyas yung kanyang buhay. Ferbian, hindi iniinda. Kahit na anong kung ano ibigay sa kanya, FBZ, ganun din. Sobrang kulat niya rito. Meron na rin siyang Lotus Orb. Plus 22 Bloodstone Charge. At basag na po yung mid tower. Rax na kagad yung next target dito ng Boom ID. Let's see ano ang gagawin dito ng Admiral. Admiral Dodes, what's your doing? Op! Ito yung stun. Alchemist, wala eh. Di iniinda na yung Alchemist eh. Echo Slam, ibibigay ba? Dito nyo, binaburn lang yung kanyang dagger. Para hindi siya mapag-dagger. Bosset Gaming talaga. Oy, sa likod, Bokerino. Gusto niyang bigyan si St. Lucas. Pero napag-decrepify sa sarili. Wala na siyang BKB yan. Wala rin siyang nakuha. Oh my God. Ito pa yung Blink Tagger. Delegado. Ito nga, Broodmother. Pero may Fissure. Kaya from Earthshaker. Hindi siya mapag-Ecos Clam dyan. Kinukulit siya. Winter's Curse sa Phoenix. Pero mamamatay ba yan? ES? Mabibigyan? Wala na po silang mga buyback. While ito nga Broodmother, ito nga Terror Blade, makakuha yung Phoenix. Pero kita mo naman kung gaano kasiga yung Alchemist. Pinapasok na sila dito. Wala nang kisingan. 4 heroes down sa side ng Admiral. Make it 5.
full team wipe in favor of Boom ID. And mukhang ito na yon, yung game number 1 natin, nag-farm. And then tinapos ng isang mabilis. Boom ID is doing it, mga sir. Indo number 1. Wala, ang hirap ng pigilan ng Alchemist dito. So, lamang. Ito nga Boom ID, 23k net worth lead in favor of Boom ID. Ito na, isputan pa nila yung Lina. Gusto mong lumikod, ha? Hindi ka pwede dyan. No, 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 my friend. Hindi ka pwede dito sa Boom ID. And ito na. Yung Shiva's Guard by Alchemist. At Shrine na yung kanilang next target. Nakipagsabayan ba naman ng farm sa Alki? Ewan ko na lang. Yun nga nangyari. Sumabay sila ng farm sa Alki. Na dapat ay pinipressure nila yung Alki. Wala eh. Ang hirap. Kahit na sabihin nyo maraming ang farm yung Broodmother nyo. Eh kung makiragence yung Alchemist. Kahit na sabi mo ang dami pang alaga na itong Broodmother. Kaya-kaya siyang bigyan dyan. Plus yung Timber. So ang ganda rin ng lane sa top lane. Kasi nagparman nga lang sila. Kita nyo yung item. 25 Bloodstone Charge. Para dito sa Timber. So, and Roshan na. Yung target ngayon dito ng Boom ID. Looking po kami ng ano, bahay. Hindi po kami nagbebenta. Looking po kami ng bahay. 4 to 5 bedrooms po. Malaki. Kahit ilan, pwede sana. Kung wala dapat anong problema kung ilan yung matutulog doon. And then internet fiber ready. Yun lang ang hinahanap namin. Pero to FBC, kita na natin. Lina off, nakakita siya dito. Ito na yung setup ng Yus. Stun, magko-connect and Lina will fall down dito sa bottom lane. And ganun lang. Tubig. Balaw mo na testo. Wala. Nabigyan. Yung Admiral natin. Yung dalawa po nating invited sa regional qualifiers. Kanina po natalo po yung Lotak. Sila po invited ha. And then open qualifiers galing yung Tigers. Pero nanalo yung Tigers against Lotak. Mukhang ito rin. Ganun ang mangyayari. Mukhang lumalamang dito yung Boom ID mga sir eh. Fairview. Medyo malayo na yan mga sir. QC or ano? QC or Manila. Masama ganun lang. Pero Raging Agtang. Paktay ka diha. Diyos ko. FBC ng mamama rito. 27 Bloodstone Charge. Oy, hindi nyo base yan. Aba, luko ka ah. Pero wala eh. Hindi nyo iniintay dito eh. And Bocarino, kita nyo naman kalahati na yung buhay niya. Pakatay! Grabe naman, Aghanims din pala to. Nabigyan pala ng Aghanims to. Oh my god, ayan na yung dalawang Shuricane. Patay din! 29 Bloodstone Charge. May Sander pang binigay sa kanya, pero hindi pa rin niya iintayin yan. Okay, pasukin mo, APC! Oh, pero lago na sa mukha. Ah! Walang damage! Oh my god! At ire-regen niya lang yan. Wasak na po yung bottom nila. At Echo Slam sa mukha. Alchemist, mamamatay ba? Hindi. Sobrang kunat. Ito na naman yung stun. Ito pa yung Phoenix Egg. And GG will be called sa side ng Admiral. Pinasok pa sila dito sa well. Woo! Pastusa na ito! Of FBC. Godlike. And game number 1. Masesecure ng Boom ID. Boom, boom, boom. Pow, pow, pow. Napaka basic. Nagfarman sila against Alchemist. Baka naman ma-outfarm nyo yung Alchemist. So kita nyo yung Alchemist oh. 7-0 po siya. Plus yung FBZ 9-1. So doon po magtatapos ang ating game number 1. Kung hindi nyo po napanood itong buong series, first game, pati yung kaninang series, punta po kayo sa ating bagong YouTube account.
youtube.com/lupondwxc at doon nyo po mapanood lahat ng replays ng mga kinakast natin plus yung mga bago nating content na parating doon din namin i-upload.